Sa simula ng serye ng Hunter x Hunter, makikita natin ang masasaya at adventurous na bahagi ng kwento. Ngunit marami pang ibang hindi kapanipaniwalang eksena na talagang nagpaluwa sa karamihan ng mga ka-hunter natin. At isa na din ako dito, mga ka-hunter. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 sa pinaka nakakaiyak na eksena sa Hunter x Hunter. Kaya't kumuha na ng tissue dahil tiyak na hindi bababa sa 2 eksena dito ang talagang magpapaiyak ulit sa inyo. Number 5. Sa isa sa mga mas brutal na sandali ng palabas, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Kurt at isang maliit na batang babae na nagngangalang Reina ay inaatake ng Chimera Ants at nagtransform bilang isang miyembro nila na may ranggo. Si Kurt ay nagkaroon ng pakpak na naging squadron leader ng mga Chimera Ants. Si Reina ay naging isang tahimik na batang babae na may ulo ng langgam. Matapos matalo sila Meruem at ang Royal Guards, ang mga nakaligtas na Chimera Ants ay nagtangkang muling pumabilang sa lipunan. Kasama rito si Reina na muling nakasama ang kanyang ina. Inaasahan ni Reina na ang kanyang ina ay umatras sa sobrang takot sa oras na makita ang isang tao na may ulo ng isang langgam. Ngunit kaagad niya itong kinilala bilang ang kanyang anak at niyakap siya. Ito ay talagang isang masayang sandali. Ngunit isa na sa nag-highlight sa lahat ng sakit at paghihirap na kinakailangan upang makarating doon. Paano niyo po nalaman? Siyempre alam ko. Ako ang inay mo. Kaya alam po ikaw ang anak ko. Rena. Bakit? Ano problema sa akin? Number 4. Nang sinob ay maatasan na maglagay ng mga lagusan sa royal place ng Isgor 2, malapitan niyang nasaksihan ang Enishaya Poop. Naging malinaw sa kanya kung gaano kalakas at kung gaano kalupit ang mga royal guard talaga. Sinob ay nabigla, hindi lamang sa posibilidad na siya ay mapuksa, ngunit sa sakit at mga paghihirap na maaaring gawin sa kanya kung nahuli nila siya at ang pagpiga sa kanya para sa impormasyon. Karabihan sa anime ay magtatapos na doon na tumatakbo ang karakter, ngunit si Noob ay tumagal ng mga bagay na mas mahirap kaysa sa ginagawa ng karamihan sa mga karakter. Hindi lamang siya umiiyak at kinukwestiyon ang bawat pagpipilian na nagawa niya sa kanyang buhay. Sa uli ay napailing siya na kinakailangan niyang huminto sa misyon. Ang kanyang buhok ay nalagas, bumaba ang kanyang timbang at sa pangkalahatan siya ay mukhang may sakit. Ang pagkakita sa kanya na nasisira ng lubusan ay malungkot sa maraming mga kadahilanan, ngunit ang pinakamabigat ay ang labis na pagkabigla. Ang nakakapangilabot na orang yun. Hindi ko na kayang bumalik pa doon. Number 3. Nang sa wakas na pagtanto na ni Gon na imposible para kay Neferbito na pagalingin si Kite, siya ay emosyonal na nasiraan ng loob. Sa una, tahimik lang siyang inuulit ang impormasyon sa kanyang sarili habang sinusubukan niyang iproseso ang pagtatapos ng kamatayan. Ngunit may pumasok sa kanyang isipan na puno siya ng higit na galit kaysa sa akala ng sino mang posible ito. Inilibas niya ang lahat ng kapangyarihan na magkakaroon siya sa kanyang buong buhay upang makapaghiganti at mapatay si Neferbito. Ang huling resulta ay hindi isang tagumpay. Nakakalungkot na makita ang isang malambing, mabuting loob na bata ay tuluyang nahulog sa galit at kalungkutan at wala siyang puwang sa kanyang puso na natira para sa awa. Ang panonood sa gulat na reaksyon ni Killua noong nakita niya ang kanyang kakilakilabot na nagbagong matalik na kaibigan ay talagang nakakalungkot na eksena. Number 2. Matapos ang paggamit ni Gon sa limitasyon ng pagbabago, ang kanyang katawan ay halos nawasak. Ang pagkakita sa kanya ng napakalubang na pinsala ay sapat na para tayo ay malungkot. Ngunit ang talagang nagdala nito ay ang reaksyon ni Killua.
sinisisi niya ang kanyang sarili na hindi niya napigilan si Gon bago siya gumawa ng mga marahas na hakbang at takot na takot siya na mawala siya kung hindi niya maisagawa ang kanyang plano na hilingin kay Alucard na gumaling siya. Inihayag niya ang malalim na pagkakasala na ito habang nakikipag-usap kay Palm. Wala na siyang naririnig. Wala akong magawa! Pinakakailangan ni Gon sa mga oras na ito ay ikaw. At ang ating number one sa listahan, ito ay hindi lamang isa sa mga pinakamalungkot na eksena sa Hunter x Hunter. Ito ay isa sa mga pinakamalungkot na eksena sa anime. Bilang hari ng Chimera Ants, hindi talaga sigurado si Meruem kung ano ang punto ng kanyang pag-iiral maliban sa pagtitipon ng kanyang kapangyarihan habang ang kanyang mga royal guards ay nakakahanap ng maraming kahulugan sa pagtugis na iyon. Si Meruem ay naghahanap ng isang bagay na medyo may personal na kahulugan. Natagpuan niya ito kasama si Kumogi, batang babae na dadaubahasa sa isang laro na tinatawag na Gungi. Kapag nakikipaglaro ang hari sa kanya, natagpuan niya ang kanyang sarili na lubos na kagalakan sa laro at hindi inaasahan na na-attach ang loob niya kay Kumogi. Nakabuo siya ng isang buwan sa kanya, lampas sa anumang bagay ay naiisip niyang may kakayahang maramdaman. Nakakalungkot, ang dalawa ay walang masyadong oras upang magkasama matapos malason ni Meruem mula sa Poor Man's Rose ni Netero. Nais niyang maglaro ng huling laro ng Gungi kasama si Kumogi sa kaunting oras na natitira sa kanya. Binalaan niya siya na ang lason ay nakakahawa, ngunit nagpasya si Kumogi na pumanaw kasama ang hari. Patuloy silang naglaro hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Pagkatapos ay makikita silang magkayakap at nakasandal ang hari sa bisig ni Kumogi na tumatawag sa bawat isa hanggang si Kumogi na lamang ang nanatili. Sa tingin ko, dapat ko nang sabihin sa iyo ang totoo. Nalason ako sa laban. Hindi ako karapat dapat, pero hayaan yung samahan ko kayo. Naiintindihan ko na. Oh. Ipinanganak ako sa mundo para sa mga sandaling ito. Matulog ka ng mahimbing, Meruem. Hindi magtatagal. Magkakasama na tayo.